Hello guys, this is Benji Palaron Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. So guys, ang ganda ng mga video natin last week, which is we discussed about land titles o ano yung kinds of titles, paano yung proseso ng paglipat nito, at ano ba yung kind of ownership nito. So right now, this video we'll discuss you about the breakdown ng land titles ng ABS-CBN by Deputy Marcoleta. Bakit nagustuhan ko to? Dahil kasi may pagka-real estate element siya sa atin. And pwede kong i-discuss sa'yo paano niya na kuha yung mga dokumentong yun at anong i-explicate niya dito. It's kind of a reality na ina-apply na yung reality na tinuturo dun sa mga sa classroom. Actually, hindi nga tinuturo sa amin ito eh, sa classroom eh. Actually, you will learn it from the field, sabi niya. You need to learn it by experience sa pag-ayos ng dokumento. Yun niya, yun yung pagkakaiba ng classroom type at sa yung realidad pagdating sa real estate. Okay guys, before I provide you those information and those breakdowns, huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel and huwag niyo kalimutang i-click ang bell button para may mga update kayo sa aking mga videos. Okay? So, tara na. Alamin na natin yung mga breakdowns ito. Okay. Tapos na ang ABS-CBN. At alam ko, tapos na yung franchise nila. Na nagbato na yung mga kongresista. Right now, i-discuss ko lang yung mga dubious na documents ng ABS-CBN as perspective ng isang real estate broker. Kasi ako ay naglalakad ng mga dokumento about titles, taxes, and marami pang iba. So guys, I can help you with your concern about these matters, about real estate documentation. So, let's proceed to sa video na nag-discuss siya about the properties of ABS-CBN para matuto tayo at malaman natin ano ba to. Okay? ABS-CBN has doubtful title to the properties. Hindi lang po ang Filipino citizenship ni Ginong Gabby Lopez ang kaduda-duda. Maging ang mga titulo ng ABS-CBN sa mga pag-aaring biglang naibalik sa kanila pagkatapos ng EDSA Revolution ay kaduda-duda rin. Mula sa salaysay ni Ginoong Augusto Almeida Lopez ay ibinilin pala ni dating Pangulong Cory Aquino na idaan sa arbitration ang pagdedetermine ng pagmimeari ng ABS-CBN sa mga pasilidad nila sa Quezon City at mga probinsya. Ito po ang layunin ng unang agreement to arbitrate na may petsa ang January 6, 1987. Dito ay ipakikita ng ABS-CBN ang lahat ng kanilang torrents titles at iba pang katibayan ng kanilang ownership. Okay, stop lang tayo. May sinabi siyang tinatawag na torrents title. Ito yung mga dating ano, tinatawag na titles panahon ng ano ng mga 1960s, 70s, we call it torrents title. There's a logic for that. Kasi nga, nakumpisa talaga ang isang lupa sa Pilipinas, kailangan gumawa ng mapa. Tama, in ancient times. And ngayon, may tinatawag, sinusukat yung lupa, di ba? Yung tinatawag na cadastral law na tinatawag na sinusukat yung lupa, di ba? So, as layman's term, yung torrents title ay galing yan sa Australia, di ba? So, may pagka-historical tayo pagdating sa paano karoon ng titulo, paano nagkaroon yan, saan in-adapt. So, eto na yon. So, tinatawag ng torrents title in legal terms. And eto ay parang sinasourced out na niya saan nanggagaling yung titulo. Pag tayo, guys. Pero hanggang ngayon po ay walang maipakitang record ng arbitration na nauukol sa pagmimeari ng ABS-CBN. Even the title to their property in Mother Ignacia Avenue in Quezon City, from which all its power literally and figuratively emanates, appears to be spurious. Pakita po natin yung mga titulo.
Yung una pong titulo ay ito po yung binigay sa atin, Mr. Chair, na Xerox copy. Sa bandang ibaba po niyan, makikita po ninyo ang titulo ng pinagkunan ng kanilang sariling titulo. Yung nasa kanan naman, yan po yung nasa pag-iingat ng Register of Deeds. Makikita po sa dalawang titulo na yan, parehong-pareho, na yan po ay owner's duplicate certificate. Okay, stop ko lang to. Bakit ko to in-stop? Kasi dito ay parang bina-background check na ni Sir Mark Coleta or ni Deputy Mark Coleta yung title. Which is, gawain rin namin yan. Before ibenta isang property, kailangan i-check yung title. Or kung before kayo bibili ng property, i-check niyo yung title. Kung maayos siya o hindi. So, ang kaibahan dito, yung left side is yung binigay ng ABS-CBN. At saka yung right side, yung kinuha niya, electronic na title. Kasi hindi na po tayo pwedeng manual. Ang maganda dyan, ang gumanda dyan, nag-improve na ngayon yung ating Registry of Deeds. So, electronic na siya. So, malalaman talaga na merong totoo ba to? Ito yung title na ito. Kasi, para ma-backtrack mo kung tama itong title na pinapakita mo sa kliyente mo or sa'yo mismo, papakita sa'yo ng may-ari. So, always have a due diligence. So, chinek talaga ni Deputy Marcoleta na, ito, nag-due diligence siya. Ganon. Due diligence niya talaga. Binactrack niya yung title. So, ito yung bigay ng ABS-CBN, ito yung nakita sa Registry of Deeds. So, sa Registry of Deeds siya nakuha. Paano makakuha ng Registry of Deeds? Since ito ay may basbas ng Kongreso, syempre, nagbigay sila ng request at binakaroon siya ng Kongreso. If you are a normal person and you need a title or somebody's title, hindi sila magbibigay. Kailangan pa rin ng permission ng may-ari. Kasi hindi pwede silang bibigay ng property na hindi ka related dun sa may-ari. So, kailangan mo ng authorization letter. Hindi po makita sapagkat wala sa vault ng Registry of Deeds ng Quezon City yung original title. Kasi po kung pupunta kayo doon para humingi ng electronic copy ng original title, yun po ay makikita ninyo at madidistingue sapagkat ang original title nakasulat sa left margin nito yung salitang original title. Pakita po nyo yung dalawa pang titulo. Yan po ang dalawang nakikita nyong titulo, yung bandang kaliwa, yan po yung pinagmulan na titulo ng ABS-CBN, yung TCT number 110731. Magtataka po kayo dyan pag sinuri ninyo, ibang lugar po ang nakalagay dyan, parang bagong Nayon, Quezon City, at ang kanyang area ay 42 square meters, hindi po 44,000 plus square meters na nandun sa kanilang titulo. Yan naman pong nasa kanan, Mr. Chair, yun po ang kakambal na numero ng titulo ng ABS-CBN. Meron din silang titulo 125702. Sa mga tweet, dalawang titulo pong magkamuka, magkapareho. Yung isa po ay ibang lugar na naman, pero yan ay 400 square meters lang. Ang nakakapag-intriga pa po dyan, Mr. Chair, meron pong minota na nakalagay for provisional registration. Pero 53 taon nang nakararaan, hindi naman po nila makita o hindi maipakita sa atin yung kopya ng petition for registration. Ang katibayan na maaring wala pong ganun, sapagkat hindi man lang naka-annotate doon sa likod ng titulo, na dapat sana ay naka-annotate po yung petition for registration sa likod ng titulo. Wala po. At the very least, Mr. Chair, makikita natin doon yung title ng kaso, Petition for Registration, or Petition for Provisional Registration, yung case number, at pati na po yung pangalan po ng korte. Halimbawa po, Branch 110 ng Regional Trial Court ng Quezon City. Wala po lahat yun. Kaya talaga pong kaduda-duda yung titulo mismo ng ABS-CBN dyan sa may Mother Ignacia na kung saan nandyan po ang kanilang headquarters.
Ito po siguro ang dahilan, Mr. Chair, kung bakit ipinasya ni Pangulong Cory Aquino na idaan ang lahat sa arbitration. Kasamang palad, wala nga po silang maipakita ng record ng arbitration na ito hanggang sa ngayon. Tax evasion. It was conclusively proved. Okay, stop na tayo doon ah. Okay, nakakatawa diba? Ito yun. Ang maganda dito, binaktrack talaga ni Marcoleta yung dokumento. And sinabi niya, kailangan dapat may annotation. So, isa yan na dapat i-check, di ba? Kailangan, kung bibili ka ng property, i-check mo yung background niya at saka yung history ng dokumento. Saan nanggagaling to? Saan galing itong property na to? Nabili ba ito? Asa yung mother title? Yung tinatawag, hinahanap niya yung mother title. Ang nakakatakot, nakakatawa lang dito dahil kasi, nahanap niya. Bakit nahanap niya yung property, magkaiba ang sukat at magkaiba yung address. So, very malabo to. Kasi galing sa, sa mismong RD. And ito ay nakakagulat. Diba? Dapat, kung sinabi nga ng ABS-CBN, sa akin itong lupang to, so, ito yung title. At, dapat pinakita nila yung certified true copy. Since wala yun, ang hirap, di ba? Ngayon, yun yung nangyari doon. Yun yung benefit na, na-check ko to. Na before kayo bibili ng property, magbebenta ka ng property, if you're a salesperson or a real estate broker, you need to make a due diligence lagi. Mag-background check ka pa rin. Diba? Importante yun eh. Kung hindi mo ma-check yung property, mahirap yan. Makanin meron siyang kaso, may mga false titles na. So, kailangan nating mag-ingat. Kailangan nating doble ingat at alam natin yung ating gagawin. Yun. Ito, itatanong niyo sa akin to or ano mangyayari sa lupa ng ABS-CBN? Maaaring kunin ng gobyerno. Bakit? Ang gobyerno or the state kasi sinasabi sa batas, may batas tayo eh. I forgot the term ng batas. The meaning ng batas na yun is ang gobyerno ay may-ari ng buong lupa ng buong Pilipinas. At maaaring may exercise yung power of eminent domain. Kaya tawag. Yun yan. Kasi, kaya pa rin ng gobyerno kunin yung lupang yun kasi baka galing pa yun sa gobyerno. Diba? Walang private person naka-register dun sa lupang yun. Diba? Fictitious yung papel at hindi makita yung tinatawag na arbitration. So, medyo kulang pa to. Sana ma-open up to, itong case na to, hindi kasi na halukay masyado ni Marcoleta. Sana ng ating kongreso italaki ito, itong lupang to, di ba? Para malaman natin kung lupa talaga nila o hindi yan yung doon sa Mother Ignacia, di ba? Kung may natutunan kayo sa video na ito, please like and share and subscribe sa aming videos. And huwag nyo kalimutang i-press ang bell button para may update kayo sa aking mga videos. So, see you to another videos, guys. Bye! Thank you so much for watching. See you again on my next video.